May 10, 2012, nang unang makipag-date si Hart kay Joseph Francis Escudero. It was Senator Miriam Defensor Santiago who played Cupid and successfully matched the 29-year-old actress with the senator. I approached Cheese if he was interested in making the acquaintance of Hart, and I warned Hart that he would call, so they went out on their first date. Cheese and Hart officially became a couple on the eve of July 31, 2012. Sa loob ng 2 taon, maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan, ngunit hindi natinag ang kanilang pagmamahalan. Maraming pinagmamahalan, hindi pagkakaunawa sa isa't isa, you were kind because you love each other. So sana nga siya na talaga. June 2014, inaasahan ng lahat na sa Paris magpapropose ang senador sa kanyang kasintahan. Oh, nilulubog ko lang naman ako. Super pressure. You know, we're here to enjoy ourselves. And sinabi ko naman sa kaibigan niya ako na more or less of a heads up, no, para kung magpapropose siya. Hindi naman kailangan sa ibang bansa pa. Pangalawa, iniintay ko pa na maging final yung annulment ko at that time. So, hindi pa, ayokong gawin yun ang hindi pa final yun. The moment finally came when Hart least expected it. Ang tanging alam ni Hart ay isang bakasyon lang ang kanilang pakay sa Sorsogon kasama ang kanyang mga kaibigan. Actually, umuwi ako sa Sorsogon for the past month and a half. Naaway na ako ito, ba't ako uwi ng Sorsogon na? Hiningi ko yung tulong ng kapatid niya, si Mitch, para magparating ng mensahe at pagpapaalam sa magulang niya, gayon din para masabi din sa kapatid niya, ano ba? Bumili ng paputok sa Bulacan. Sa 3rd gabi nila sa ancestral house ng mga Escudero, doon isinakatupara ni Cheese ang lahat ng kanyang pinagplanuhan. Sabi ko sa mami ko mga 1 week or 2 weeks before. Hindi nga alam ni Hart na uwi yung mami ko eh. Pinili niyang umuwi na at mag-nandun siya nung panahon yan. Narinig ko na Lady in Red, hindi po play. At saka may acoustic guitar. Sabi ko, oh my gosh, ito na nga. Feeling ko, ito na yun. Hindi ko kaya. Madilim yung pupuntahan namin. Yung may maliit na parang gazebo dun sa likod ng bahay nila na madilim, na may mga kandila. Nakikita ko na yung kandila. So sabi ko, sakat-sakat ng tiyan ko. Hindi ako makahinga. So eventually, hinatid nila ako doon. Tapos, ayun na nga, nakita ko yung mga ibang kaibigan. Si Alex. Lovie, Rocco, nandun. Si Rocco, yung mga iba kong non-showbiz friends, nandun din. Grabe pala yung feeling na syempre wala kang alam, di mo pinaghandaan yung talagang out of this world, yung hindi ko in-expect na mangyayari na. Tapos, ayun na nga, nangyayari na. Bago ang pinakahihintay na proposal, isang mensahe mula sa ama ni Hart ang ipinabasa ni Cheese. So, na-touch ako kasi, again, parang bilang anak, ako lang naman talaga makakaintindi kung anong klaseng relasyon ang meron kami. Na para sa kanya at para sa akin, importante lang na binigay niya sa amin yung blessing na okay lang kami magpakasal at masaya siya para sa amin. So nung nakita ko yung text na yun, talagang overwhelmed talaga ako. Lalong naging emosyonal si Hart nang bumuhod na si Cheese. Uy, kumasa ko. Natataranta ako eh. Hindi ko nga alam na lumuhod siya eh. Ang alam ko lang eh, nung sinusuot niya na yung singsing, nagkamali siya ng lagay ng singsing. Kaya sinasabi, hindi dyan sa kabila. Oh, nilaloko nga sa kanya na pangalawang beses na nga nagkamali ba. Heirloom piece and heart-shaped diamond engagement ring na galing sa ina ni Cheese na si Mrs. Elvie Escudero. Meant to be talaga siya sa akin.